Ano reason nyo for decision na? Ng majority na tanggalin na yung MP? Kasi awkward yung situation. Hindi kami makapag-caucus as a majority, no, in the Senate ng nakapag-uusap ng yung libre, because may mga kasamahan kami, may mga reservations tungkol sa pag-uusap legislative agenda, no, na mayroong mga kasama members of the super major, so-called super majority, who almost always vote with the minority, especially with Senator Trillanes. I'm referring to committee referrals, like for example yung issue ng BI, yung Bureau of Immigration na extortion or bribery, nag-manifest yung, I think it was Senator Brilon even, who manifested that it be referred to the Committee on Civil Service and Government Organization chaired by Senator Trillanes. And then when we voted on it, they all voted that it be referred to the Civil Service Committee instead of going along with the majority to have it referred to the Blue Ribbon, di ba? And there are so many instances na napansin na ng grupo namin na pagdating sa botohan, laging nando sila, and notice din namin kapag may issue na tinatakal sa floor, in-observe namin, Senator Yanez would always go to them and consult. Now, instead of consulting the members of the minority, why would he consult certain members of the majority? So, hindi ito yung one-shot deal o na-decide overnight, you know, based on observations of the other members, including myself. Ganun nangyayari. So, how could we even hold the caucus? In fact, we had not held a caucus as a super majority. You know? Merong seatmates, merong matchup, meron kung ano nung grupo. So, fragmented. So, we felt awkward na ganun ang goings on sa Senate, especially sa so-called super majority. So, yung sa EDSA, that had nothing to do with the decision. Kasi all of us, we're free to express our sentiments on issues, national issues, especially kung issue would involve another branch of government. Pero pagka ang tinatamaan na yung kapwa mga senador na, then we also have to act, di ba? So yun ang reason. And when we held that meeting Sunday evening do sa bahay ni, sa magandang bahay ni Senator Pacquiao, that's when the decision was firmed up. In fact, there were reservations as to the timing. And I myself was the one who pushed. We already decided on this, we voted on this, it was unanimous. So what's the purpose, or what's even the reason for postponing the action? Chances are, it might leak, and meron pa ibang mangyari. So ilang kayo nandun? 17 or 18. What is the argument na why they moved the committee chairmanship? No, we did not. Kung masama kami, walang maiwan ng committee sa kanila. Because remember, a senator who doesn't chair any committee, wala siyang MOE for committees. Ha? And that's hindi ito maliit na amount. Kung kami, wala kami mercy, at kami talagang malupit, dapat walang iuwang committee sa kanila. Hawakan namin lahat yung committees. But we deliberated on it. We wanted to be fair. We just wanted to make a statement, and we wanted to make ourselves comfortable pagka nag-hold kami ng focus on issues pertaining to the Senate. It's an affected committee, kasi sinasabi nila na ginagawa ng trabaho nila sa Senate. Well, that's one reason na inaano nila. But ang usapan dito, it's always political. When we reorganize the Senate, it's always political. There are political reasons. But no, when we say political reason, it doesn't involve politics na kasama yung Malacanang. I, for one, will not agree to any move ng majority na merong pressure from Malacanang. Absolutely, walang pressure. We decided on this among ourselves. And sabi ko, na-firm up yung aming decision Sunday evening. Sir, how do we reconcile na parang barely a year ago or more than a year ago kayo, allied pa kayo with the NCC, pero now you're sort of bringing your back? Well, I belong to the super majority, the LP members, the LP party members,
we're likewise members of the supermajority, and we should act as members of the majority. Kung merong mga members na hindi naman nagpapakita na sila ay members ng majority, what's the use? Hindi niya nga binigyan ng weight yung fact that they voted for SP Pimentel, for Coco Pimentel. Ah, that's between Senator Pimentel and the LB members. Kasi ang kausap niya, when we elected our Senate President, ang magkakausap, ang kausap talaga ng LP member, si Senator Pimentel. Kaya medyo mahirap din para kay... That's between them. Hindi kami kasama doon sa pag-ipag-usap na sila mag-join naman. Kami, ang resolve namin noon within our group was a choice between Senator Pimentel and Alan Cayetano. And we chose to go with Senator Pimentel because maraming ini-impose si Senator Alan noon, no? Na kailangan, eto yung chairman, according to Malacanang, sabi niya. So, we cannot agree to that. Because the Senate is an independent body. Tayo magkasabi namin, ako, I was very vocal. We should determine kung sino yung mga chairman o chairpersons ng mga committee natin, hindi Malacanang. Kaya nga natalo si Alan eh. Kaya nga si Coco napili namin. And si Coco, we told him, okay, you produce 4, and you have it because nag-organize na kami among ourselves, nag-agree na kami na whoever can produce 4 without imposing especially sa mga chairmanship. And he came back to us and he said, I have 8. And he was referring to the LP members. So sabi ko, you have it. Sabi namin. Easy decision, sir. Ha? Easy decision between Ali and Coco. No, it's not that. Kasi may mga positions between somebody who's imposing on us. And even dropping the name of Malacanang na merong something to do with the choice of the committee chairmanship. Ayaw namin noon. Ayaw nga namin pa sa ilalim sa Malacanang. So, we will maintain our independence. Ang ginawa ka namin kahapon, dun decide namin, talagang decision namin yun. Walang extraneous factors ito except yung na-experience namin dito. Pero sir, sino yung nag-convene sa senators? O, halika, mag-meeting na tayo ngayon. Sino yung nag-set na ganyan? Actually, kaming apat na nag-start. Senator Nasan, Senator Soto, and partly Senator Gat. Kami yung... Kasi kami nakaka-observe na bakit gano'ng situation natin. Yun ang good story. Veteran there. Ha? Veteran move. Yeah, pero walang pressure. May ka nagpipressure. Ako, sanay naman ako magpo-position. Sanay ako. Nagkikriticize nga rin ako yun. Diba? So, like-minded. At saka, you hear to you kay Las Cañas. Wala namang pahaging. But even if merong pahaging na hinahinay muna, with more reason. Pahaging. Yung pa... May sino nga, sir? Hindi, kung sakaling meron, hindi ko papakinggan. Sabi ko, wala nga eh. Sabi ko, wala. So, yun. In-advance pa nga eh. Dalmasa sabay kay Senator Gordon sa Tuesday, I instructed my staff to hold the hearing on Monday instead of Tuesday. Kasi, hindi na 7? Eh, nagpa-reset si, dapat Thursday siya, kaya ginawa ng Tuesday. So, nagkaroon kayo ng miscommunication? Hindi naman kami nagko-communicate. Hindi ko alam na nag-reset siya for Tuesday. Kala ko Thursday. So nag-reset ako ng Tuesday. Maski nga maliit yung committee room, yung padilla room, yung mga sabi ko, let's get it over with, mag-hearing tayo. And then I found out yesterday na yung hearing pala sa immigration naging Tuesday. So in advance ko, baka sabihin niyo, pinopostpone ko, in advance ko ng Monday. Kasi hindi ba Thursday? Wala nang 3-day notice eh. It's Tuesday already. Kaya ginawa ko Monday. Ha? Las Cañas, starring Arturo Las Cañas. So isa lang, sir. Aside from Las Cañas. Well, the former chiefs of police of Davao City. And then we're also inviting the PNP, we're inviting the CHR, Duces Tay Comito, na dalhin nila lahat yung reports nila doon tungkol sa investigation ginawa nila sa DDS. Well, hindi dapat Auckland Tokhang ang bubuhayin. Dapat ibalik sa PNP yung anti-illegal drugs operations, period. Huwag na yung buksan uling Tokhang kasi nung nawala sa anti-illegal drugs operations ng PNP, medyo nagkaroon ng activities yung mga drug personalities. So it's but right
na ibalik sa PLD kasi sila na yung nauna dyan eh. But wag namang sabihin open na uli yung tukhang dahil ano na, sila na lang mag-lead uli sa anti-drugs operation. Basta wala sir mag-resume na ulit. Tama lang mag-resume na ulit. Kasi heyday daw yung mga... Hindi, nag-announce na siya. Sige. So yung pledging sa PNP, contento kayo ngayon? Hindi mga nahuli, pero isi pwede tinuloy yung project. Kasi pwede yung overnight of the job o kaya yung school. Yung pledging sa PNP, tinuloy yung process. Maski nag-resume na sila mag-resume sa brand, kulit-tuloy pa rin, kulit-tuloy pa rin. Kasi kung isi kapatid, no let up. Sir, kung cuddling of criminals daw ba yung ginagawa ni Trinidad? Huwag nyo na ako isali. So Tuesday si Santos, si Gordon. Thank you.